Hi everyone, this is Teacher Noy once again. Welcome back to my YouTube channel, Gel Vlog. So for today's video, ang gagawin ko ay magka-classroom tour ako ng mga plants. Ipapakita ko sa inyo yung mga plants, bakit ito yung mga collection na nilagay ko dito sa loob at ano yung mga meaning nila. At the same time, showcase na ito sa classroom ng grade 3, section Rizal. This is our room na may pagmalaki namin na for 10 years living here. As my second home, ito na yung look niya. Nababago lang yung mga chairs. It's because marami yung mga bata ngayon sa akin. Mabot ako ng 35 number of students compared for the past few years. Maliit lang yung number nila. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga upuan namin, hindi halos lahat green. At maraming mga upuan dyan na sinira din ng mga bata. With agreement naman kung mag-purchase sila, okay lang. Pero kung hindi sila makapag-purchase kasi walang pera, okay lang din. Ako na lang yung bibili. So guys, for today's video, we'll start the tour. At huwag niyong kalimutang i-subscribe ang YouTube channel ko para sa mga bata yung kikitain ng YouTube ko. At i-tap niyo din yung notification bell para ma-update kayo or notify kayo sa mga videos na aking ilalabas sa YouTube ko. Let's start the tour here in our classroom. So ngayon guys, ito yung first ko na plant. Binigay ito sa akin ni Hannah. This is Diefenbachia. Maganda yung halaman na ito kasi ganda ng kulay, ganda ng shape ng kanyang mga dahon. At the same time, napaka-easy nito i-care. Kahit yung propagation nito, you just cut it. Afterwards, maybe 1 week, meron na siyang mga pop. Look at that. So bushy. Ganda ng kanyang pagkaayos ng kanyang mga stem. Yan. Moving here, I didn't put plant dito sa reading corner kasi sometimes the children were keep on playing here like reading books, scanning the materials, reading materials, and dito sometimes sila rin nagpapahinga kapag tapos na sila gumawa ng kanilang mga output. And here naman sa lavatory, naglagay ako dito ng aglonema, yung white. Ito siya. Kasi kapag window glass daw yung faucet mo, dapat yung plant makablock sa enerhiya dito sa part. According to the Book of Bongsoy, kapag dito yung water at hindi wood yung element dyan, mas maganda ko kontra yung plant to block the negativity. Kasi it symbolizes losing about the money if you're going to open the window oftentimes or always. Dapat hindi mo yan bubuksan. Pwede mo buksan basta may halaman. And I also put here the golden photos. This is one of the lucky plants. We consider this one as the moneymaker plant as well. Kaya kung gusto nyo mag-grow nito, you can grow this one through water. Pasensya na kayo sa toothbrush ko. Diyan ko nilagay. I didn't clean this one. I mean, arrange this one. Kasi last Friday, we had our meeting with the parents. So, ganyan lang yung ayos niya. Anyway, malinis naman siya tingnan. Yung ano ko lang. Baunan ko lang. Dali yung kasi mga binabaunan ng mga topper. Kaya iniiwan ko na lang kapag busy na. And here, I also put this lucky plant. I called it Chinese lucky bamboo. Maganda yung ano nito guys, hatak ng energy. For prosperity din ito. Mahilig kasi ako sa mga halaman na lucky plants. It's not about only pertaining about the money if I have a business, but it's all about protecting me, giving me protection in every day that I'm traveling. Kasi maganda yung energy na binibigay ng mga halaman sa mga planter. So dito naglagay ako, I counted the stalks. Kasi hindi ako basta nagtatanim ng lucky bamboo, I mean growing in the water, without counting the stalks. Kasi sa stalks guys, dyan mo malalaman yung meaning niya. So if you wish to plant this one or propagate in water or in the pot, you should count the stalks. Tingnan nyo lang sa YouTube. At lagyan mo ng red na ribbon to block the negative energy. Yan yung meaning niya. And here, I did my masterpiece. I'm a trying hard teacher about the doing skirting. So, ang ginawa ko, yung helmet ko,
dyan lang. For protection naman yan. And here, I put also the Chinese lucky bamboo. Yan. Para maganda. Then I put also here the yung Chinese na kalimutan ko yung tawag niyan. And also the glass. Naglagay ako ng perfume. Kasi dito na area, window glass din. Madalas binubuksan. Kaya ginawa ko, I put a plant to balance the energy and to block also the negativity. And here, malapit sa board, I have here my, this alocasia. Yan. Yung velvet. Maganda yung velvet ko kaso, I think, naglaga siya ng kanyang dahon. So, better to pull this out para ma-wateran and also to see the sunshine. Para makapag-process siya ng magandang food niya na kailangan. And I also put here the aglaonema. This is Doña Carmen aglaonema. This is my technique para pagdilig, hindi masira. Actually, mga dala to ng mga bata. Look at that. May mga putik pa nga. And I have 3 stalks. Maganda yung 3 stalks, guys, kaysa sa 4 stalks. Kasi yung 4 stalks symbolizes about death. So, kapag apat yung mga stalks ng halaman nyo, you cut it. Tanggalin nyo yung isa. Make it 5. Make it 3. Ayan, that is aglaonema. So, project na nila, project yung pot, project din nila yung halaman. Anyway, hindi naman lahat ng mga bata na excel na academic. May mga bata na magaling sa mga project. Why not to give them incentive? Yung points, yung grades, yung grado na kailangan nila, they deserve. And this is also part of my lesson, yung mga plants and arranging also about the plants and organizing also the things inside the home. So, i-apply natin yan sa school para sa mga bata. It's not only teaching them about learning, but we also need to teach them about the skills that they need to undergo along the way. Here, makalat pa yung table ko. Ayusin ko pa yun ngayon. Wala pang mga bata. Yun yung target ko kasi to vlog. And dito, meron ako another type of Diefenbachia. Yan. Mapapansin nyo kapag umaga, kapag mga halaman, hindi nakapaglabas ang moisture doon sa mga dahon nila. It seems na hindi sila healthy. Kailangan silang ilabas talaga. Yan, ganda. Pink-pink pa yung kulay. And this is aglaonema din, guys. It's a good purifier. And this is also one of the moneymaker plants, yung mga aglaonema. And kapag may mga dry leaves, guys, para hindi malose ng money nyo, hindi negative yung energy na malanghap nyo, makuha nyo sa mga plant or in everyday na nandyan ka sa work, tanggalin yung mga dry leaves kasi nakapag-slow yun ang progress. And also the energy, dapat positive. And I mixed it with the alocasia here. Ito. This is rare alocasia para dalawa sila dyan in one pot. And I also have here the red lipstick aglaonema. Maganda yung aglaonema na ito, guys. Long before, ito talaga yung aglaonema na pinaka the best ng mga Chinese na gusto nilang ilagay sa bahay nila. Maraming mga varieties na aglaonema, but this is one of the best aglaonema that they considered that it is very fast in attracting the luck. Yan. Yung mga pots nila, guys, ano lang yan, donation ng mga bata. I mean, project. So, yung mga modules dyan, I will arrange that one. Maybe I will change the label kasi hindi na maganda tingnan. I put the rug in the side kasi I want to make the children safe. Kasi kapag dyan ilaga, hindi siya safe. Here, instead of the saying na mababasa lang nila, I also put a lucky plant here. Yung golden pothos. Ayan. Marami tayong mga ganito dito. Ito yung gusto ko. I am planning to let it climb here in this wall. Kasi dito mas maganda yung ano nila, arrangement. Para mabigyan naman ng a living wall dito sa area na ito. Using this golden pothos. Dito naman sa area na ito, super organized naman yan. May pagmamalaki ko talaga yung mga bata because in every day I train them how to clean the room and organize the things. And I also make a contest about the cleanest of the week. Kaya wala silang taka sa akin. Wala silang gagawin kundi maglilinis. With corresponding price naman, may presyo ako binibigay. I mean price na binibigay sa kanila. Kaya tingnan nyo yung classroom, guys.
maliban dyan lang sa wall kasi bago namin giniba, na-demolish na yung reading namin. So we'll repaint that one. Tingnan nyo guys, oh. Ang galing nila maglinis. Manang-mana sa advisor nila. Tapos yung project nila na art, making about paper boat, gusto nila lagyan na number, different numbers. Tapos nilagyan namin niya ng values, mga words. Yan, sila yung pumili niyan because I give them freedom to choose. Kahit mga hyper sila na mga bata, pero masaya sila. Hindi sila nag-absent sa akin. Yan lang yung legacy na maiwan ko sa kanila. It's not only giving the education, I also gave them what they needs and interest to in everyday. E magbabase yan sila, iiyak na yun. I mean, sisigaw ng malakas, tatayo ng tatayo, okay lang. Hindi ako mapagod sa kanila sa pangangaral. Kaya if you wish to donate materials para sa mga bata, I am willing to accept with the receipt yan. Dito naman sa labas, yan yung mahalaman ko. May pisti din, may aglonima pa. And may mga flower boxes naman. At dito, marami ako mga plants dito sa mini fence. Yan, magaganda rin yan. Maganda yung mga mini fence dito. At look at guys, namumulaklak siya. May leopard lily din ako dito. Itong aglo, napakaganda nitong aglo. Kaso kinain ng wood. And I also have here the calathium. Yung pink. Ayan. Ito yung arrangement ko. Minimix ko yung pot. Yung mga potted plants. To make it lush and look elegant. Narinig nyo guys. Maingay na sila. Meron ako ditong helicon. Yung banana plant. Ayan. Hindi ko pa yan naayos ha. Ito guys. Recycled talaga. Na-apply talaga ng bata. Dapat yung pot. Mag-recycle sila. Anyway, I'll be changing that one kasi hindi yan safe dito sa school. Lalo na sa mga bata. Ayan, yung halaman. I am planning na maggawa ako ng school tour about the plants. Maybe the other flag. That's all for today. Don't forget to like and subscribe guys to my YouTube channel. Masaya si Teacher Noy sa inyo dahil continuous yung mga panunood nyo. So, nandyan sa wall yung lahat-lahat ng mga reminders.